kiniling ng isang grupo sa Korte Suprema na pigilan ng pagbilang sa mga botong nakuha ni Presumptive President Bongbong Marcos dahil hindi raw kwalipikadong tumakbo sa eleksyon si Marcos. Sabi naman ng kampo ni Marcos, na-resolba na ng COMELEC ang isyung ito. May report si Leigh Alves. Sa Lunes, May 23, pagbukas ng sesyon ng Kongreso, uupo ang Senado at Kamara bilang National Board of Canvassers na siyang opisyal na magbibilang ng boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Pero humihingi ng temporary restraining order ang isang grupo ng petitioners sa Korte Suprema para di bilangin ang mga botong nakuha ni dating Senador Bongbong Marcos. Hinihiling kasi ng petitioners na baligtarin ng Korte Suprema at isantabi ang mga COMELEC resolution na nagbasura sa disqualification case laban kay Marcos at kanselahin ang certificate of candidacy niya. Ito ay may kinalaman sa di pagka-file ni Bongbong Marcos ng income tax return mula 1982 hanggang 1985. Kung ang Joint Houses of Congress ay magsisimula ng canvassing tapos iproklama ang isang hindi karapat-dapat na maging presidente dahil sa una pa lang ay ineligible siya, dapat sa ngayon pa lang ito na ang gawing hakbang ng Supreme Court. Ito ang kahilingan namin, temporary restraining order. Ang petitioners ay mga kinatawan ng ilang human rights groups, pamilya ng political prisoners at ng mga biktima ng involuntary disappearance. Ayon sa tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos, naresolba na ng COMELEC ang isyung ito. The people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan ninyo lang na humuna kami, allow us to be more productive, and learn to respect the will of the Filipino people. Para kay Senate President Tito Soto, nagsalita na ang higit sa kalahati ng mga botante at ang ganitong mga hakbang ay makasisira lamang daw sa bansa. Naniniwala rin si Deputy Speaker Rufus Rodriguez na dapat ituloy ang canvassing na mandato ng Kongreso, maliban na lang kung pigilan ito ng Korte Suprema. Isang araw matapos ang eleksyon, pinagtibay ng COMELEC ang dismissal ng disqualification case laban kay Bongbong Marcos. We will await the decision of the Supreme Court on the matter. And again, COMELEC will always abide by any order, notice, or decision of the highest court of the land. Sa ilalim ng saligang batas, dapat magsagawa ng canvassing ang Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa araw ng eleksyon at iproklama ang mga nanalo na uupo sa tanghali ng Hunyo at 30. Leigh Alves, GMA News.